morning once again, and welcome sa ating 9 mornings of Christmas Reflections. And right now, we're on the 4th day ng ating pagbabahagi at ating devotions sa pagbabaliktanaw sa tunay na kahulugan ng Pasko. At sa nakarangong araw, we define Christmas as see Christ the Lord was born in Bethlehem and laid in a manger, and then letter H, Holy Night, an angel brings good news of great joy on that holy night, and then Redeemer, he's the Savior of the world, he came to redeem us. And boss, pang-apat na araw, we will go to letter I, and letter I stands for Emmanuel, God is with us. Let's just read the scripture on Matthew 1:22-23. Sabi dito, all this took place to fulfill the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. But you can also find this in Isaiah 7:14. Emmanuel, God is with us. Kaya ang Pasko ay para sa atin na maaring you feel lonely, maaaring namatayan ka, o kaya ikaw ay isa sa mga kamakatan ng ang Disyembre ko ay malungkot pagkat may namimiss ka. Pero hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat mangrila kada ikaw ay orphan na, because God is our Father. God is with us. As He said, when Jesus came, ang sabi niya, ito patunay na ang Diyos ay nasa atin. So ngayong Pasko, don't feel lonely, because Jesus came to show to us the Father. Jesus came to show to us that hindi ka dapat mag-isa, for God is with you and God is for you. Kaya enjoy Christmas. Number one, the Lord and the people around us. Maaring minsan akala natin nag-iisa tayo, pero alam natin na para hindi natin maramdaman na tayo nag-iisa. Go out and love people. If you don't look for love, give love, share love, and share the Lord Jesus Christ in your life. So, Merry Christmas po sa ating lahat, dahil dumating ang Panginoon para tayo ay samahan, para tayo ay bigyan ng kasiguruhan na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Let this Christmas season be the best Christmas that you will ever have, because kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang Diyos. Anumang panahon, anumang kalagayan, anumang sitwasyon, sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Dumaan man tayo sa bagyo, dumaan man tayo sa apoy, sabi ng Bible, fear not, for I am with you. God is with us, and God is for us. So, Merry Christmas po. At ang dahilan kaya tayo masaya, dahil meron pong Diyos na nagmamahal sa atin, nasasama sa atin on this season ng kanyang kabutihan. Hindi ka kailangan maging malungkot, hindi ka kailangan nag-iisa, hindi ka kailangan umiyak at mag-moment, o magsabi natin na ang Disyembre mo ay kasama ka sa smack sa mahalang malulungkot ang Christmas. Hindi ka dapat malungkot dahil kasama natin ang Panginoon. So I just want to pray for you, lalo sa mga taong na maaari ngayon sa panahon ito ay nawala ng mga minamahal, nangungulila o broken hearted, because the Lord assures us na nandiyan lang siya para sa atin. Let's pray. Father God, salamat po sa magandang ito. Salamat po na pinangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. And Lord, right now, our prayers goes to those people na maaaring ngayong Pasko ay namumulila dahil iniwan ng mga minamahal nila,
maaaring sumakabilang buhay o sumakabilang bahay or sila ay the broken hearted. But right now, God, I pray that they will feel that the true meaning of Christmas, which means you are with us, God is with us. Kaya ngayong Kapaskuhan, let your comfort, let your embrace, let your presence be felt about sa lalo po naman ng nangungulila, mga namatayan at mga broken hearted, because hindi sila, hindi kami kalang malungkot, kasama ka namin. At patuloy namin nagpe-pray ang aming bayan, ang aming mga pamilya, na lalo po namin maranasan ang inyong kabutihan, lalo po ngayong Kapaskuhan, maranasan namin the best Christmas ever because you are with us, the center of our celebration. Salamat sa Panginoon for this wonderful morning. Bless our whole day and bless our whole life. For this we pray in Jesus' name, Amen. God bless po sa inyong lahat. Merry Christmas and a blessed New Year. At nawa ay tayo po ay patuloy sa bahala ng Panginoon. Salamat po sa mga na-join online at sa mga makakapanood nito. May the best Christmas be in your family, knowing that God is with us. Emmanuel, God is with us. Pagpalaan mo tayo ng Diyos. Ito po si Pastor John. Thank you. And Merry Christmas again.